Hi guys, good morning and welcome back to our channel. Sa kapwa kong farmers dyan, i-flex ko lang po yung aking updated piggery. So dito sa piggery namin, sa backyard piggery namin, nagpagawa ko ng footbath para kung sino man ang papasok dito, lahat ng papasok dito is aapak dyan. Meron kami nilagay dyan na pang disinfect. And then guys, ito ay bagong setup na pump namin. So before, ang panglinis namin dito sa aming piggery is talagang igib-igib lang. So medyo mahirap talaga gawin noon ang ginagawa namin dito. Gawa ng iigib ka muna bago mo malinisan ang ating babuyan. So dati, hindi gaano malilinis ang ating babuyan gawa ng ang tubig ay napakahirap, mabigat, nakakapagod talagang mag-igib papunta doon. So nagpa-setup ako nito guys, yung pump. And before ito ma-set up dito, nagpa-gapang ako ng kuryente mula doon sa pinaka-entrance namin. So, itong pump na ginamit namin is, ang bili namin dito guys is 3,800 plus lang. So, ang kanyang brand is Calidad, made in Italy siya. So, itong tanki, bali 84 gallons ang laman. So, nilakihan ko na yung tanki dito dahil nga pagka gumagamit tayo dyan sa pagpaligo ng ating baboy, hindi mahihirapan yung ating motor. So, ang ginastos ko lang dito guys, dito sa tank ay total siya kasama ang livor na 3,500 is inabot ako ng 12 plus 3,500, 17,000 guys, yung aking ginastos. Kasama na po yung ito, bumili ako nito tatlong rolyo kasi nagpagapang ako nito papunta doon sa kubo. So, ayun o, doon sa kubo namin. So guys, ang isang rolyo nito ay 90 meters. So, alanganin siyang putulin para sa 2 meters dahil, at saka marami rin naman akong dinugtungan dun. So, kumuha ako ng 3 meters. Ayan ang sobra niya. So, magagamit din natin to sa susunod pa na mga project natin dito sa farm. So, ayan, binutasan nila papunta dyan. And then guys, bago pala to na ikabit ito dito, nilagyan muna ng straw itong ating tubo para makaakyat yung tubig dito guys papunta doon sa ating tanke. Kasi before talaga as in mahirap siya dahil itong tubo na to ay para lang ito sa pump na ginawa namin. So, yan yung pump na ginawa namin dati noon pa yung bago kami nag-start. So, ayan guys. Ayan. And then, pinagapang niyan. Dati na yan na may nakagapang dyan. Gawa nang nagpagawa ako ng teeter ng mga baboy. Inumin ng mga baboy ko. So, before, nagpa-ano ako guys, nagpagawa lang para lang merong mainom dati yung aking mga baboy dyan sa gilid. Ito oh, so dito kami nung wala pa kaming kuryente, ito yung ginawa namin. So ito, nakakunik dyan, and then, may nakakunik dun sa tubo na yun. Yun dun, ito kakakunik naman doon. So yan ang ginawa namin before, nung wala pa kaming kuryente dito. So ngayon, dahil may kuryente na, tinanggal na siya. So, aalisin na rin namin yun, guys. So, and then, before, guys, ito lang yung aking pegri. Ito lang yung room ko. Tapos, wala na ho lahat yung pigs ko dito na 22 heads yan sila. Yung nandito at saka dyan. Wala na. So, ngayon, may binili akong bagong biik. Ayan. 6 na piraso yan sila, guys. Yan. Ngayon, ang kanilang pagkain is ultra pack. Ayan o. So, minix ko yan guys ng vitamins. Eto, nilalagyan ng vitamins yan para maiwas pagdudume, pagbasa ng tae nila. So, ito yung ginamit kong King's Vita Plus na pang vitamins ng mga biik natin. Ayan. Kinuha ko to guys, itong ating biik.
37 days siya. So, may, naka 5 days na siya sa atin. Okay naman sa ngayon. Ayan, mababait yan sila. Lalaki yan sila lahat. And then, yung dito sa 22 heads ko dati, nagtira ako ng tatlo. So, tatlong female na ano, na baboy, gagawin kong inahin. So, ito, bagong pagawa namin to na side ng ating pegiri. So, lahat ng ito dito, guys, is, ano, puro parawing lang. And then, ayan, oh. Hindi ko actually kabisado yung mga meters-meters niyan, nitong pagawa ng parawing. Pero, na standard size na ito para sa mga inahin natin. Ito, itong inahin ko na to, ay hindi pa siya nag-hit. So, wala, hindi pa yan siya buntis. Ito, buntis na itong dalawa. Itong dalawa. Yan kasi siya, mas mabata siya dito. Nang, I think, 20 days ito, mas bata. So, hindi pa siya. And then, itong pangatlo, pang-apat at pang-lima kung parwing is waiting lang yan sa susunod pa na mga inahin na gagawin natin, guys. So, yung pinagbintahan namin before, sa pigs namin, and thankful naman tayo at nakabawi tayo sa ating capital. And then yung tinubo natin is ayang tatlo. So bali apat pala yan na ikinatay namin yung isa doon sa birthday ng anak ko. So tatlo yung tinira ko. Yun yung pinaka ano natin, income doon sa last na pagbinta natin ng baboy. And yung other capital ko, guys, is ginamit ko naman dito, and then nag-put up pa kami ng another capital. So wala pa talaga kaming as in ROI namin na as in sa ngayon, dahil startup pa lang naman tayo. So hopefully sa susunod is may magandang pag nagkaanak sila, eh makakabawi rin tayo. And then ano ko lang din, guys, yung gamit ko palang feeds is pig rulak. Dito ko rin nilalagay para safe, hindi sila anuhin ng langaw. So sa isang sako na ganito, ang nilalagay ko, guys, is na vitamins ng ating baboy para iwas sakit at maging malusog sila. Itong ginagamit ko, King's Vita Plus din. Yan ang ginagamit ko dyan. Nilalagay ko dyan sa isang sako, isang ganito. So per pakain ko dyan is, dahil nga bago-bago lang yan sila na buntis, hindi siya kailangang tumaba. So ang ginagawa ko is per kain nila 1 kilo lang. Pwede na sila sa 1 kilo. Pero nung nasa 6 to first day pag ano nila AI, kasi AI ang gamit ko dito sa aking female na inahin. Yung first na EI nila sa 21 days, half kilo lang sila bawat isa. So ngayon medyo in-increase natin ng kaunti dahil nga nanghihingi na sila ng more na pagkain. So ayun, guys. And maraming salamat sa kapwa kong farmer dyan, sa mga nagsisimula pa lang magbaboy. And ganun talaga, tiyaga lang at pagtitiis para tayo ay makaraos. And update ko kayo soon kung ano pang mga activities and projects namin dito sa farm. Thank you so much. And maraming salamat po sa lahat ng mga sumasubaybay sa aking channel. Sana hindi po kayo magsawa. I-like and share nyo na rin po para makatulong mag-grow yung aking channel. Maraming salamat. Bye-bye.